Hi guys, good evening. So Valentine's is just around the corner, and tonight we're gonna like talk about how do you make your partner feel appreciated without breaking the bank, or kumbaga hindi naman it doesn't have to be extravagant, pero what are simple things na pwede nating gawin to kumbaga, just show appreciation to our partner. Valentine's na eh. Bray, anong mo rito, bro? Sa akin, first off, pare, naisip ko unang-una, ano talaga, cook for her or for the ladies, cook for him. Kailangan ba na sobrang mala Gordon Ramsay or mala super chef yung tira natin? Kung kaya, but hindi. Pero kung hindi pa tayo ganong kalupit magluto, basta more of the effort eh. The effort, tapos practice ka na lang na isang solid na dish, kahit simple nga yan eh. Kahit nga hindi super dish eh, kahit paghandaan mo ng sandwich na may effort ka, malapit na ano, food related na na prepare mo, more on that eh. Not necessarily super na cook. Kung prepare ng food na gusto niya. So yun, kung kaya magluto, di good. Yun yung naisip kong isa pare. Ikaw ba, anong mga naisip mo na inexpensive ways na tira natin dyan? To show sa akin, ano lang eh, yung Valentine's or any other special occasion is, it just has to be about your partner, like being physically present dun. Like me and my wife, we do our own thing. Pag Valentine's kasi, it's just like very close to your anniversary namin, your wedding anniversary namin. So, the important thing is just being present. Ano yung ibig sabihin ng being present? Eh, lagi naman kami magkasama. Hindi yung ibig sabihin eh. Kasi, alam mo yung extra attention sa kanya. Detail. Whatever it is na gagawin nyo, kayo may pera kayo wala, lalabas kayo go to a park or just walk around the mall. Ewan ko, bawal ngayon yun, may COVID eh. Pero yung being present means yung attention mo na sa kanya. Kasi we can go through the day holding our phone, thinking of work, yung mga stuff that we have to do. Pero for me, if you really want to show yung kumbaga appreciation sa tao, is just be there. Be there to talk, kwento. Like it's just the two of you sa mundo. Facebook, mga ganyan, social media, bitawan mo na yan. Kumbaga, just give her the day, yung full attention. Some cost-effective ways. I guess it's simple eh. If you have been together long enough, probably alam mo naman yung mga gusto niya eh. Pero gaya na sinabi ni Brian, food would be one thing, especially just the effort of preparing. Mm-hmm. Pero there are a lot of things. Kung kunyari, hindi ka capable to do it. The simple gestures. And mas importante nga eh, if walang pera involved, I would say it would be better. Pero ang for me, the emphasis would be on just being there, being present, not just physically, mentally, is everything. Kumbaga, try to connect. Kwento. Well, it's all about the two of you. It's just the two of you dito sa mundong to. That, for me, is yung showing appreciation. So, it just means, wala, work can wait. Kasi ano ba yung importante? Like, sa akin, importante is family ko, wife ko. Yung that's number one above everything else. So, syempre, if there's a special day, pero if kaya natin ito i-practice every day, mas better. Pero just a little bit extra sa Valentine's. Simple gift would do. Flowers, kung afford mo. Kung hindi mo naman afford, anything. Anything that you do out of the ordinary that's geared towards her. I think okay na yan. Yun for me. Yun yung parang pinaka-lesson dito. Is drop your phones, drop like the unnecessary stuff and just be there. Agree. So yun, solid naman na yung pagkasama ni JP. So some other examples yun nga, functional gift, nabanggit na rin ni JP. Workout together. Bike kayo together. Lakad kayo together. Yung mga simpleng ganun. Yung nga, being present eh. So yun yung mga possible examples. Grocery kayo, ganun, 'di ba? Halimbawang naubos na yung stock niyo sa bahay, grocery kayo together, 'di ba? Doing things together. 'Di ba? Yung mga ganung simpleng bagay, simple kape.
Tapos yung conversation na suabe, di ba? Sensible conversation. Mga ganyang bagay. Hindi naman kailangan magastos eh, or extravagant nga yung pagpakita ng appreciation natin sa special someone natin. So yun, to pag yun, ano pa ba? Mga example. Ano yun guys? Anong mga naisip nyo pa with what JP shared na being present? Ano pa yung mga naisip nyo na pwede nating inexpensive or inexpensive ways to show our appreciation dun sa loved ones natin? Kindly share, baka maraming may kailangan ngayon eh, di ba? Lalo, mas dama pag hindi mo dinaan masyado sa cash or sa pera yung pag ano mo, pagpapakita mo ng love and care mo dun sa special someone. So yun, share naman guys, baka may malupit kayong mga tips din paano natin pakita yung appreciation natin. So that's it guys for this episode. Social media accounts natin at @IMBeyondAlpha, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Then YouTube channel natin, BeyondAlpha Podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Teacher. Kaya yun, Google Podcast, sa podcast directories. Yun din yung, sa search sa YouTube, yun yung YouTube channel natin. Like, subscribe and click the notification bell. Then yung website natin, www.imbeyondalpha.com. That's it guys. Thank you and happy Valentine's. See you next episode.